sa panlasang Pinoy maging sa iba pang bansang Asia. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating alamin ang 10 katotohanan tungkol sa Mobile Legend. Number 10, ang kontrobersya sa copyright. Nang 11 ng Hulyo taong 2017, naghain ang kaso ang Riot Games, ang kumpanyang gumawa ng League of Legends. Ito ay laban sa Moontoon na gumawa naman ng Mobile Legend. Ito ay sa kadahilanan na tila napakaraming kapareha ng Mobile Legend sa League of Legends. Tila sinasabi ng Riot Games na kinopya ng Moontoon ang kanilang ideya. Mariin naman itong itinanggi ng kumpanya. Number 9, ang Mobile Legend ay laro na may pinakamalaming uri ng hero sa kasalukuyan. Sa ngayon ay meron itong 84 na hero na maaaring laruin. Ito ay nahahati sa mga pangkat na assassin, tank, fighters, mage, marksman at support. Ayon sa developer ng laro, ay marami pang idadagdag ng mga hero sa kanilang laro. Number 8, ang Mobile Legend na pinatatakbo ng Global Server ay inilabas ng 9 ng Nobyembre taong 2016. Ito ay idinisenyo at sinadya para lamang sa mga gumagamit ng iPhone o iOS. Samantalang inilabas naman ang Mobile Legend para sa Android na ang server ay Chinese at Indonesia ng 11 ng Hulyo taong 2016. Number 7, ang unang MOBA. Ang MOBA o Multiplayer Online Battle Arena na gumagamit ng analog ay ang Mobile Legend. Dinisenyo ang larong ito para sa maliit na screen. Kaya naman ang mga developer ay nakaisip na gamitan ito ng analog. May mga iba naman na hindi natutuwa dahil di umano ay nakapaglilimita ito sa paggalaw ng kanilang mga ginagamit na character. Ano po sa inyong palagay, mga katinagalog? Number 6, ang usaping namimili ng empleyado ang kumpanya. Isang Reddit user na dati umanong empleyado ng Moontoon ang sumulat sa kanyang 3 karanasan sa kumpanya. Sinasabi nito na ang kumpanya ay may pulisiya na tila namimili ito ng kasarian o tinatawag din nilang sexism. Maging kung ano ang kulay ng inyong balat. Sinabi pa ng Reddit user na si @MobileLegendSBB na tatanggapin ka lamang sa kumpanya kung ikaw ay naaayon at kung saan ka ay pinanganak at kung ano ang kulay ng iyong balat. Sa Ingles, ito ay kung tawagin ay racism. Ito ay kahit pa ikaw ay ang pinakakwalipikado sa trabaho. Ito naman ay pinabulaanan ng pamunuan ng Mobile Legend at sinabi na nahack lamang ang kanilang system at nag-upload ng mga impormasyon. Wala di umano itong katotohanan. Number 5, naipanalo ng Moontoon ang gumawa ng Mobile Legend ang kaso na naisampa laban sa kanila. Ang halaga ng kaso ay umabot sa 2,090,000 dolyar o katumbas ng 150,000 piso. Number 4, ang 2019 South Asian Games o mas kilala bilang 30th South Asian Game na gaganapin dito sa Pilipinas. Ang mga lugar na pagdadausan ay ang Manila, Clark, Subic, Batangas, La Union at Tagaytay. At isa sa kompetisyon na lalahukan ay ang Mobile Legend. Number 3, ayon sa gamesite nerd.com, ang 10 pinakamakapangyarihang hero sa Mobile Legend noong 2019, ang 10 ay si Yi Sin Shi, Spirit of the Navy. 9 naman ay si Natalia, Bright Claw. 8 sa listahan ay si Karina, the Shadow Blade. 7 ay si Hayabusa, the Shadow of Iga. 6 naman sa listahan ay si Grock, the Forest Titan. 5 ay si Harley Makes Genius. 4 ay si Eclops, Star Soul Magician. 3 sa listahan ay si Kagura, Omyuji Master. 2 sa listahan ay si Lancelot, the Perfume Knight. At ang pinakamalakas sa kanila ay si Fanny, the Hovering Blade. Number 2, ayon mismo sa pamunuan ng Mobile Legend, ay may habit di umano ang mga player na naglalaro. Ito ay ang kuna ng screenshot ang kanilang grupong makakalaban at matapos ang laro, lalo na kung sila ay nanalo, ay ipopost nila ito sa kani-kanilang mga social media account. Number 1, ayon sa forum ng pamunuan ng Mobile Legend, ang top 5 na pinakamaraming manlalaro ng Mobile Legend sa buong mundo ay ang mga sumusunod na bansa. 5 sa listahan ay ang bansang Japan, 4 naman ay ang India, 3 sa listahan ang Malaysia,
At ikalawa ay walang iba kundi ang Pilipinas. Ang pinakamarami namang manlalaro na Mobile Legend ay ang bansang Indonesia. At yan ang 10 katotohanan tungkol sa Mobile Legend. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!